Confirm na na lumabas ang specs ng ROG Ally na market. Actually, na-release na siya sa ibang bansa pero hindi pa na-release dito sa Philippines. Pagkatapos nung review natin, ng mga rumors lang ngayon, natupad na. Concrete na yung information natin about sa ROG Ally, kung anong mga nagagawa niya at anong meron siya. So, worth it ba na bumili tayo agad ng ROG Ally or dapat ba natin i-consider sa Steam Deck? So, let's go! Na-advertise si ROG Ally na pamatay ng Steam Deck. Actually, kinonfirm nila yun talaga head-to-head with Steam Deck. 50% faster sa Steam Deck sa 15W. Sa 35W times 2 performance ng Steam Deck ang ROG Ally. Nagagawa yung performance na yan dahil sa AMD Ryzen Z1 Extreme, which is the APU na gamit ng ROG Ally. Zen 4 cores RDNA 3 and 16GB DDR5 RAM. At meron pa tong Gen 4 NVMe SSD. And alam naman natin yung specs niya na 1080p resolution with 120Hz screen and yung itsura niya, sleek design na much smaller sa Steam Deck. So marami nasasabi at nagtatanong sa mga groups, kailangan ko bang ibenta si Steam Deck para bumili ng bago at much powerful na ROG Ally? On paper, mga ninja, talagang mas high spec si ROG Ally. Yan ang ma-assure ko sa inyo base sa lahat ng specs na nasa kanya. Processor and screen pa lang, wala na tayong pag-uusapan. Mas high spec si ROG Ally. Most of this data is kinuha ko kay Linus Tech Tips sa mga tests runs na ginawa niya sa ROG Ally and Steam Deck. Kasi right now, wala pa naman ako ROG Ally. Base sa pangako ng ROG Ally, 50% faster daw siya sa Steam Deck sa 15W and 2 times faster daw siya sa Steam Deck 30W TDP. Totoo ba yun? Base kay Linus Tech Tips, tinry nila ang ROG Ally in 15W is faster lang siya ng 20%. Which is a good thing. Hindi 50%, pero okay din yung 20%. In 25W, umakit na siya ng 30% up to 70%, which is halos natupad naman nila, pero hindi doon sa in-advertise sila, pero mas mabilis pa rin. Pag 30W tayo usapan, naka-plugin na sa Metro Exodus na game, alam nyo ba yan, last year yata siya na-release, kaya siya ng ROG Ally ng 100Hz. Basic, 30W. Pero kayo mga ninja, marami akong reklamong natatanggap sa lahat ng videos ko na ang pangit daw ng Steam Deck. Alam niyo kung bakit? Sinasabi nila na wala daw kwenta si Steam Deck kasi 2 oras lang daw ang tinatagal pang maglalaro ng AAA games. Which is totoo naman. Totoo-totoo yan. At ito ang babalita ko sa inyo mga ninja. Si ROG Ally at si Steam Deck ay parehas lang ng battery. Same 40Wh lang si Steam Deck and ROG Ally. And nag-test din si Linus Tech Tips with a 15W on-screen time nilang dalawa. Nag-last si Steam Deck ng 6.5 hours versus sa 5.8 hours ni ROG Ally. Mas matagal pa ang battery consumption sa Steam Deck versus sa ROG Ally. Yung setting nito is 10W and 200 nits brightness. So, ano mamang si Steam Deck? So kung ang pag-uusapan naman natin ay display, tapos na ang laban. Ito ang hindi mapapantayan ni Steam Deck kay ROG Ally. The screen. Meron tayong 1080p sweetness. Very nice. 1080p and 120Hz. At hindi lang yan. Sa advertisement ng ROG Ally, 7ms daw to. Pero actual, tinest din na Linus, 4.4 on average. Sa color accuracy rating, 94% si ROG Ally, which is versus sa Steam Deck, is 73% lang. So, much color accurate si ROG Ally kay Steam Deck. Sa display, wala tayong pag-uusapan. Napakaganda ng ROG Ally. At walang-wala si Steam Deck pagdating dito sa category na to. Pero pagdating sa brightness, mas lamang pa rin si Steam Deck. Sobrang humble niya ni Steam Deck eh. Kasi in-advertise nila, sinabi nila, ang brightness daw na Steam Deck is 400 nits lang. Pero actual, meron tong 550 nits na hindi man lang nila pinagyayabang. And mas madilim din si Steam Deck, which is sobrang importante para sa mga naglalaro sa kama at sa dilim. Naglalaro sa kama at sa dilim. Tigilan nyo yan. Siguro iba sa inyo nag-iisip na gusto lang talaga maglaro sa kama habang nakahiga with a handheld console. Malaking factor to
kasi mas madilim si Steam Deck kaysa kay ROG Ally. 4.6 nits lang ang pinakamababa ni Steam Deck versus sa 14 nits ni Ally na medyo maniwanag pa rin. Thermal system kay ROG Ally na yan. Dual fans pa lang. And kung paano niya i-eliminate yung heat, hindi na dadaan sa mga plastic covers kagaya ng Steam Deck. Diba? Ang pangit ng cooling system ng Steam Deck eh. Pero ito, diretso na doon sa mga fans niya and sa exhaust, palabas ng system and much quieter. Ito yung pinaliwanag ko ng last video na sobrang tahimik ng fan ni ROG Ally. Sa lahat na sinabi ko, ang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, yung main concern na gusto nyo maglaro ng AAA games na mas mahabang time is hindi nyo rin magagawa sa ROG Ally. And trust me mga ninja, I'm a Steam Deck user. Hindi ko na rin sinasagat talaga yung capability ng Steam Deck sa mga ganyang klaseng AAA games. Mas mai-enjoy mo kasi yung mga low graphic games na sa katunayan, mga lumang games yung nilalaro ko sa Steam Deck eh. Which is hindi ko pa sila nalaro before kaya nag-i-enjoy ako ngayon. Pero ayoko na rin isagad-sagad to the maximum level si Steam Deck kasi talagang mabilis siya malobat. Hindi ko siya mapakinabangan sa labas pag dilaro ko yung mga yan, unless malapit ako sa wall. Itong problema na to is mas po problemahin mo pa sa ROG Ally. Imagine 1080p 120Hz screen, i-maximum settings mo yung game mo, kalahating oras mga ninja. Sinasabi ko sa inyo, dedo yung ROG Ally. Pero malakas siya. Nasa kanya yung specs. Pero yung battery, ganun din. Sabi rin ni Linus Tech Tips, sa ease of use pagdating ng software, lamang pa rin si Steam Deck. Mas madali siyang gamitin, mas optimized si software sa hardware kasi Steam with Steam OS and Steam Deck together, mas maganda experience. And sabi nila, medyo jumpy and glitchy, clunky daw yung software ng ROG Ally. Pero sa tingin ko, itong mga problema na to sa pagiging glitchy is magagamot ng update. No, ganyan din naman yung Steam Deck before. Maraming glitch kaya halos araw-araw sila nag-a-update. Pwede nating ipangako na ma-i-update ito, maiaayos ito, pero hindi mo naman bibilin sa ROG Ally base kung anong magiging siya, 'di ba? You're not buying this for what it will be. You're buying this for what it is. Kung ano yung meron niya yon, yun yung bibilin mo. Yun yung mas importante. Sinabi ko kaninang sa ease of use kasi advantage talaga ni Steam Deck is yung trackpad. Mahirap talaga mag-navigate ng PC sa isang handheld nang wala kang trackpad or mouse. Using analog sticks is a pain in the ass talaga. Ang sakit niya sa kamay, plus pa yung clunky buttons ni ROG Ally na nag-i-stack din. Actually, sa video ni Dynasty Tech Tips, habang nagpapaliwanag siya, nag-jump yung buttons ng ROG Ally. Very much often daw nangyayari. Yung pumapasok yung buttons dun sa gilid at hindi mo na siya papindot, ganun nung yung nangyayari sa ROG Ally. So bottom line, para sa akin, ang lamang ni Steam Deck is the software is more mature and longer battery life para kay Steam Deck. Sa low power mode yan ha. And robust accessory ecosystem with iFixit, no? Marami ng accessories na available and for customization si Steam Deck. Siguro mas less hassle and less problem si Steam Deck versus kay ROG Ally. And for the price, bali may dalawang version ng ROG Ally, which is the AMD Ryzen Z1 and the AMD Ryzen Z1 Extreme. The AMD Ryzen Z1 Extreme is $699 and the Z1 is only $599 at 512GB. Pero ipapaalala ko lang sa inyo mga ninja, ang Steam Deck, ang pinakamurang Steam Deck is $399, sunod is $529, ang pinaka-expensive na Steam Deck is 512GB which is $650. So yung conversion natin ng dollars to peso, medyo hindi ko muna gagawin yan kasi hindi pa natin alam kung paano nila ilalabas ng Philippine peso yung mga yan. Versus sa Steam Deck na nagre-range ng 24,000 to 30,000, siguro si ROG Ally is magre-range siya ng 40,000 to 50,000. Pero I assure you mga ninja, mas mababa siguro yung magiging conversion yan ng peso kasi meron naman talagang store ng Asus dito sa Philippines. Kaya I think hindi naman siya magmamahal pero malabong mas magmura yan dito. The ROG Ally is more expensive, only $50 is like 2,500 pesos
na mas mahal. Sa pinakamahal na Steam Deck to, mga ninja. Pero ikaw, kung bibili ka mo ng Steam Deck, bibili ka ba ng 512? Karamihan nang nandito at nagko-comment, gusto lang bumili ng 64GB kasi yun ang pinakamura at pwede mo siyang i-customize. Hindi sa basher ako ni ROG Ally. Gusto ko talaga yung technology na nag-evolve para sa mga handheld console. Kasi pangarap kong magkaroon ng isang handheld console na talagang capable, longer battery, at sobrang lakas na power para sa mga AAA games na magamit ko on the way, on the go. Sino ba namang may ayaw nun? Kaya ako, wala akong kinakampihan dito sa dalawang to. Bumabase lang ako dun sa capability na binibigay nila. Ang pinaka-importante sa akin ngayon is yung ease of use. Pagdating sa usability, kay Steam Deck ako. Pero kung gusto mo ng more power, aesthetics, mas better experience, mas better display, ROG Ally. Parang ganito yan, mga ninja. Parang eroplano. Yung isa maliit, yung isa malaki. Pero parehas lang sila ng gasolina. Ilagay mo doon sa maliit, malayo mararating niya. Ilagay mo yung gasolina doon sa malaki, konti lang mararating niya. Pero ang laki ng eroplano mo. Ganun lang yun. Ikaw na lang ang magde-decide kung anong mas gusto mo. Longer battery life, which is hindi naman ganun kalong talaga sa Steam Deck. Yung hindi pa ganun kalong, eh natalo pa niya si ROG Ally. Or si ROG Ally na punong-puno ng specs. No? Lahat ng mata dyan nakatingin. Malos ibenta na lahat, pati PS5 para dyan. Pero kayo pa rin magde-decide. For me, Steam Deck. For me. Maraming mga comments about sa ROG Ally na magaganda talaga. On paper talaga, walang sinabi si Steam Deck. Kung natatandaan nyo, mas pinili ko pa si Nintendo Switch OLED kesa kay Steam Deck. sa usability, lalo ngayon may Zelda Tears of the Kingdom. Kasi mas matagal ko siya nagagamit. And grabe talaga yung display ng OLED. So yun lang naman mga ninja, sana nag-gets nyo yung point ko and nag-enjoy kayo dito sa ating video. Kung nagustuhan nyo at gusto nyo pa ng mga ganitong content, please give it a thumbs up or thumbs down, okay lang yan. Basta comment nyo kung ano mga concern nyo at pwede na pa natin improve dito sa channel. And para makasunod nyo sa mga ibang videos, please consider subscribing and hit the notification bell para pag nag-live ako, nandun ka. And shoutout dito, kita nyo ba yan? Hindi ko alam yung pangalan niya, pero papa-shoutout siya. Kasi bumili daw siya ng PS5 sa PlayStation Store. Ayan, si Ate April. Ayan, shoutout sa'yo. Congratulations. Hindi ko alam kung saan siya galing. Basta shoutout sa'yo. Galing kay Kuya Jess and Ate April. Thank you so much. So yun lang mga ninja. Maraming salamat. Sana nagustuhan yung video. See you in the next one. Huh?